Panoorin po natin ang tulay sa PTV4 tuwing Linggo po ito, headed by Billy Andal. Ako naman po ang inyong tulay sa Pangulo. Marami pong magandang balita na pwede nyong pakinggan dito. Panoorin po natin ang inyong tulay sa PTV. Magandang araw, Luzon, at maayong adlaw sa itong mga higala, Dihas, Visayas, ug Mindanao. Magandang araw, Pilipinas. This is your show, Tulay, at ako po, si Billy Andal, ang tulay mo. This program is brought to you by Coca Life, the best healthcare insurance provider in the Philippines. Nak, ano? Game? Ladies and gentlemen, this season's MVP number 15, the Phenom! Yeah! Alright! Eto na, partner, ang match of the decade. Oo nga, partner, kaya ta, simulan na natin! Possession is now with the Phenom, being guarded by two opponents. Oh, what an amazing crossover! And he dunks! Phenom dribbles the ball. The Phenom is down, and his teammates come to the rescue. Ano, okay ka lang? The crowds cheer. Phenom! 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 Last 5 seconds, and the home team is down by two. And only this three-point shot can secure the championship. Five! Well, kumusta po sa ating viewer dyan sa General Santos City na si Miss Lynn Mandigal, at mula naman po dyan sa 13 Martires, Cavite, si Miss Roxanne Ranglo. Kumusta rin po kay Miss Leia Kapay-Kapay. Well, nandito na po ang isang ordinaryong mamamayan mula po sa Barangay Binagbag. Sa Agdangan, Quezon po, ang problema po nito ay di umano ay kawalan ng tubig sa kanilang lugar. Ang hanap buhay ay paggawa ng tinapa. Napakasarap na tinapa ito dahil noong nakaraang mga araw na bawal ang kumain daw ng karne, eh, tinapa ang aking ulam. Kaya tamang-tamang pag-usapan ito. Anyway, ang pinutukoy ko po na ituturoy natin na magtitina pa ay si Ginang Judith Salvador. Magandang araw, Aling Judith. Magandang araw po, Kuya Billy, at sa lahat ng manonood ng tulay. Okay. Kasama din natin para sumagot doon sa karaingan ni Aling Judith ay ang alang barangay kapitan, Ranilo Saballero. Magandang araw, Kapitan Saballero. Welcome to the show, Tulay. Magandang araw po, sir. Okay, kumusta ka naman dyan, Kap? Okay po, okay mga po. Wala bang bagyo dyan o mainit na mainit ang araw? Mainit po.
Sige, ituloy na natin para magkalinawan tayo. Hopefully, pagkatapos ng ating towards the end of the show, matapos natin ma-resolve yung problema na ipatutuloy sa atin ni Aling Judith. Aling Judith, straight to the point. Kayo ba ay ang talagang pinagkakakitaan lang paggawa ng tinapa? Yung pong asawa ko, magdadagat. Ang mga hanap buhay po dito ng mga tao, magdadagat. At talagang tabindagat po ito. So talagang ang pinagkakakitaan nyo ay fishing at yung mga nahuhulin yung isda na pwedeng gawin tinapa, ang ginagawa nyo yung tinapa. Okay. Ano po ang problema nyo, Aling Judith? Ay, number one po ay talaga tubig. Patubig po. Madami pong tubig ay talagang hindi lang pakinabangan. At anong alat. At kaya gusto po namin sana ay patubig din sa aming sityo. Anong sityo po yan, Aling Judith? Sityo po ng Barangay Binagbag. Sityo Lambu-Lambuuno. Ano po ang sityo? Sityo Lambu-Lambuuno po. Okay. So, ilan po ba kayong apektado ng problema na ito? Ay, sa ngayon po ay marami-rami na pong kabayan din yan talagang apektado ng walang tubig. Talaga nagtitiis lang po kami sa tubig ulan. Ano po kami ng tubig ulan, nagsasahod. Para sa mga televiewers na nakasubaybay sa atin, gusto natin malaman, anong klase ba ng tubig at namung problema kayo? Mabaho, madumi, or what? Ano po? Dito po ay alat ang tubig. Hindi naman po pwedeng paluto pagkaalat. Tubig. Ay baka po. Yeah. Tubig pong paggamit sa pang-araw-araw. So, ang problema ninyo, wala kayo talagang source ng fresh water. Ibig sabihin, ang tubig naman dyan, tubig alat, dahil nasa tabi nga kayo ng dagat, ano po? Wala bang kahit poso man lang dyan sa area ninyo? Sa ngayon po, kami nagpapagamit. Hindi po namin masasabing talagang kami gagamit noon at yun ay private. Yung mga ibig sabihin, Aling Judith, yung may mga poso, yun yung nakaka-afford na magpakabit ng poso, tama ba? Siya po, nakikabit din doon sa may lote, sa malayo-layo po ang tinatakbo ng host. Kaya po, pagka minsan, magganit din siya ang bumbahan. At dititis na nga lang po namin. Yun na po yung baka po mga 400 meters, malapit na yun sa amin. Okay. At gawa po ng kung tutusin talaga pong sa kukuhan ay malayo. Ay, sa mga pamilya po, hindi pa namin. Ilang pamilya kayong apektado niyan sa inyong sityo, Judith? Mga baba po sa 50 kabahayan. 50 kabahayan, marami-rami yun. Sa times 3 na lang, 350 heads, ano? Well, magbabalik po tayo sa ating pakikipanayam sa complainant mula dyan sa bayan ng Agdangan, Quezon. Magkaraan po ng ilang saglit. This portion is brought to you by Philippine Amusement and Gaming Corporation. Dumako naman tayo kay Kapitan Ronilo Samaliero. Kapitan, narinig naman niyo siguro ang sinasabi ni Aling Judith Salvador, no? Anong masasabi mo, Kapitan? Lalao at saka dagat. Kailan ka pa naging kapitan dyan sa Binagbag, Kapitan Ramilo? Bali po, dalawang term na ako. Dalawang term na. Okay. So, nung pag-upo mo pa lang, alam mo na itong problema na ito, tama ba? Oo po, sir. Alam ko po. Okay. So, ang sinasabi mo, may kahirapan dahil lalao at yung bang malaking bahagi ng Binagbag na nasakop mo ay talagang ganyan ang problema anywhere sa Binagbag? Opo, sir.
Tubig alat pa rin. Nagpagawa na ba kayo ng submersible pump dyan sa area? Kahit na submersible, ganun pa rin? Meron po, sir. Kaya lang alam pa rin yung dako na maalat. Okay. Kaya hindi pa kinabalan. Mm-hmm. So, para lang makasigurado tayo na everything is well taken, ano? Saan na kayo lumapit sa problema na ito, Kapitan? Ayaw ko may kinakotot na tao na malalaki ng budget ito, pag-ibad para sa mga yan. Yung naman kaya po yung napahal dyan, yun naman yung kasabihin ko yung patami-dami nila. Ilan po yung grupo nila, Aling Judy? Ano na bahay? Ano na bahay? Napaka-black ito pa nga kayo, nang bako lang ito. Okay. Kaya problema nga po, kung talagang ito, bigalap ng matapas. Ang toko ko po na pakalayo, napakalaking budget. Okay. Magkano po ang kailangan niyo na budget sa nasa kwenta ninyo? Okay, so million. Importante po na solusyonan natin itong problema na ito. Whether ang involved po ay si Aling Judith or hindi, mainam po na yung problema ng tubig ng ating constituency ay ating mapagbigyan ng solusyon. Anyway, kung may maitutulong po, huwag po kayong magdalawang isip na lumapit sa tulay at kung ano man po ang ating makakaya, ay tutulungan namin ikaw, Kapitan, para magkaroon ng maraming salamat po sa inyo. Kaya kita ko po ang lokasyon na rin. Alam ko, nag-inom sa kami rin bago dumating sa kanila. Okay. Kaya po napakahirap. Alam po yung inom, at tubigalap po na Ang distansya po niyan, Kapitan, mula dun sa posibleng site, mga 1 kilometro? Ay, baka hindi lamang po. Baka hindi lamang. So kailangan pa lang bukod doon sa water source na pump, meron pang may tayo na tangke para matulungan sa mas magandang supply ng tubig. Anyway, maraming salamat, Kapitan Ramilo Sabalero, sa panahon at pagkakataon na ipagpaloob mo at sa pagiging open mo sa ating mga suggestion. The best thing for us ay magtulungan tayo at nandito po ang tulay mo para umassist sa inyo. Kailangan natin kausapin yung mga dapat kausapin. We will do that. Maraming salamat, Kapitan Ramilo Sabalero. Maraming salamat din po, sir. Okay, maraming salamat din. Well, magbabalik po tayo sa ating pakikipanayam sa complainant mula dyan sa bayan ng Agdangan, Quezon. Pagkaraan po ng ilang saglit. Mga kaibigan, Agriculture Secretary William Dar. Sa gitna man ng pandemya, isulong ang malinis at masaganang karagatan. Ani at kita, kamtin sa malinis at masaganang karagatan. Isang paalala mula sa DABFAR. Well, pagpapatuloy po natin ang ating pakikipanayam kay Aling Judith Salvador. Well, Aling Judith, narinig mo naman siguro yung aming palitan ng salita ni Kapitan Ramilo. Ang sinasabi niya, may ginagawa daw naman siya. At of course, malinaw naman, kahit na marami siyang ginagawa, hindi pa niya nasusolusyonan yung problema niyo sa tubig. Naintindihan ko yun, ano. Umigit ko mulang pala, nasa mga 50 pamilya. Pero malinaw yun sa pag-uusap namin, dapat siya yung gumawa ng paraan at ang tulay mo, gagawa ng paraan din. Tutulungan siya kung sa abot na makakaya nito para magkaroon ng resolusyon ang problema niya sa tubig inumin at gamit sa pang-araw-araw. Now, punta tayo doon sa hanap buhay ninyo na sa tingin ko ay napaka-importante rin. Humigit ko mulang gaano karaming tinapa ang napoproduce niyo ngayon ng inyong grupo. Ay, ngayon po ay stop po muna kami pamula nung nag-pandemic at gawa po ng ang inanong nga po namin ay yung supply at saka yung aming marketing. Dahil nag-pandemic nga po ay madaming kailangan hinihingi. Ano yan? Health,
health restrictions or ano? Dati po, ganun yung aming inaano, hinihingi sa amin. Balik tayo dun sa yung tanong po na, nung kasagsagan ng inyong negosyo, bago mag-pandemic, bago magkaroon ng restriction, gaano karami ang napoproduce nyo na tinaba ng asosasyon ninyo? Pag aminsan po, kumukuha kami ng 90 kilos, 50 kilos. May livelihood program naman sa inyo ang gobyerno, di ba? Opo. Kayo. Now, ano ang problema ninyo na pwedeng matulungan kayo? Ay, di yung po ngang marketing ng aming produkto ay talaga po kami nahihirapan. Ibig sabihin, wala kayong mapagdalahan na market o... Opo, baga po... Madami yung amin nagawa, ayun, namumu problema na kami. So, ang problema nyo kung sino ang bibili, kung kanino nyo dadalit na partner, ano? Kanino na kayo nakipag-ugnayan regarding that? Eh, dati po sa, ano, sa LGU, tapos sa mga iba pang sangay ng, ano, ay NGOs. Ay, hindi pa din po, halos, ano, ay. Kayo sa DTI? Eh, para po dating ano, napahinto naman. At para pong may hiningi silang requirements, hindi naman namin naibigay. Eh, kaya nyo bang tugunan yung requirement? Eh, pagka po ano, susubukan ulit po namin kami, ano ay, gumawa ng, ano, mga, yung aming business uli, yung aming livelihood. Okay. Di ganito, pagplanuhan ninyo mabuti ang inyong gustong gawin at, kung anong maitutulong ng tulay, open naman yung ating linya ng komunikasyon. Huwag lang kayong magdalawang isip na lumapit sa ang tulay mo at kung anong tulong pwede natin ipagkaloob, we will give it to you. Kaya maraming salamat, Aling Judith. At kung may gusto ko pang sabihin, nasa iyo. Ay, maraming din po salamat sa iyo, Kuya Bill, at higit sa inyong mga staff. Maraming po salamat at sa lahat po ng mga nanonood. Salamat, Aling Judith Salvador. Agdangan, Quezon. This program is brought to you by Philippine Amusement and Gaming Corporation. Well, ngayon po dito sa Ang Tulay Mo ay sinikap natin na tulungan ang isang nagre-reklamo. Actually po hindi siya isa, marami po sila, kaya lang sa pagkakataon po ay siya lamang po muna ang ating makakaharap. Reklamo po yan sa isang kumpanya na kung tawagin ay Megacy Health Ventures. Sisikapin po natin na iharap din dito ang Megacy Ventures, Health Ventures para sumagot sa reklamo sa kanila ng mga tao na iba-ibang individual po ito mula sa iba-ibang lugar na di umano ay sila ay nag-invest ng malaking halaga ng pera sa kanilang pag-asa batay sa pinangako sa kanila ng Mega Sea Health Ventures na si Mr. Jesus Kalimba. At usama po natin ngayon ang nagpapatuloy, isa sa mga biktima. Tatawagin po natin sa pangalang Lorna dahilan po sa pagsisikap natin na itago muna ang kanyang tunay na personalidad o pagkatao habang inaayos po natin ang problema na ito. At umpisahan na po natin ang atin pong bisita ay taga rito po sa NCR at hingin po natin ang mula sa From the Horse Mouth. Welcome to the show, Lorna, at good afternoon to you. Good afternoon po, Sir Billy. Ako po yung isang ano po, complainant at inireklamo ko po si Jess Kalimba dahil ako po ay nag-invest sa kanya ng 150,000 at sa pangako niya na within 3.5 months, mababalik po yung pera. Triple po ang mababalik. Tapos, umabot na po ng 2002, hindi pa po naibalik yung pera namin. At hindi lang po ako, marami po kaming nagereklamo laban sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa niya nababalik ang pera. Kailan kayo nag-invest, Miss Lorna?
September 19 po, sir. Ako nag-invest. 2021 pa po ako nag-invest. Okay. So, kung tutuusin yan, ay 1.5 years na ang lumipas sa pangako na 3 buwan lang ay magiging triple na ang iyong 150. So, that should be 450,000 already in 3 months. Pero isang taon kalahati na lumipas, ni Cinco, wala pang bumalik sa iyong in-invest na 150,000, tama ba? Yes po, wala pa pong naibalik sa amin po hanggang ngayon. At puro paasa lang po si Jess Kalimba na ibabalik niya yung pera, pero hanggang ngayon wala pa rin po. Siya po ay nagtatago ngayon at hindi namin alam kung saan po yung bago niyang office. Kasi sa Estrella po, na-verified na po sa Makati na nag-close na po yung kanyang office. So wala na po kaming mapupuntahan dahil wala na po siya doon at lumipat na po siya ng ibang office po. So kung physically hindi niyo na siya nakikita, may communications pa ba kayo sa kanya? Meron pa po kaming communication, Sir Billy, through Messenger po at saka sa text. Pwede po, nakukontak pa po namin siya at hindi naman po kami niya binablock pa. Okay. Pero pag pinapalo up namin, puro paasa pa rin po. Hanggang ngayon, wala pang naibabalik hanggang ngayon po. Mm-hmm. So, bakit naisip nyo na magreklamo na dito sa Tulay? Naisip po namin ireklamo na po dahil tumagal na po ng tumagal at wala pong nangyayari po. At gusto po namin na maparusahan at hindi na dapat po magkaroon pa ng ma-recruit siya ng iba at mabiktima. Ayaw po namin na marami pa siyang mabibiktima na katulad namin. Dahil limpak-limpak na po yung nakulimbat niyang pera po. So tama na po. Siguro kailangan na siyang maparusahan at kailangan masugpo na po yung ano niya, gawain niya po talaga. Sa I would assume na may contact ka rin dun sa mga katulad mo na nag-invest. May idea ka more or less magkano na ang nahakot na pera o na ano bang eksaktong word doon na scam sa inyo? Mga more or less magkano na? More or less po, sir, siguro nasa ano na po, sir, mga nasa 30 million. Ah, 30 million na. Opo, yung lahat. Hindi pa po yun, may iba pa po kasi akong iba pang na-scam. Mm-hmm. At mahigit siguro, mahigit pa po 30 million po, sir, pag pasama-samahin po yung mga na-scam sa amin po. So, kumbinsido ka talaga, sinasabi mo na kasi na-scam. Kumbinsido ka lang na scam yung investment na napasukan mo? Yes po, kumbinsido po ako na scam na po. Scam po talaga, sir, at wala na po talaga siyang pag-asang mababalik pa po. Okay. Dahil yun po yung gawain ni Sir Jess Kalimba at alam ko po na may, sa research ko, may history pa po siya din ng ganun, pang scam niya po. So ano ang gusto mong mangyari na maitulong sa iyo ng Tulay mo? Sana po, humingi po ako sa inyo kami ng tulong, sir, na sana po maparusahan po si Jess Kalimba. Kung talaga mang wala ng pag-asa, maibalik yung pera, sana po maparusahan na po siya at mahuli na po para matigil na po yung ginagawa niyang pang-i-scam. Okay. To be clear about it, anong kumpanya ang nire-represent ni Mr. Jess Kalimba? Megacy Health Venture po. Siya po yung nagsusupply ng mga Mega C, Vitamin C po. Huwag ka mag-alala, we will do everything. Ang Tulay mo ay makikipag-ugnayan at in close contact with you at sa iba pa sigurong biktima na gusto natin ding makaharap para ma-resolve ang problema nito. At sabi mo nga, matigil na ang scam na ito ng Mega C Health Ventures sa pag-ita ni Mr. Jess Kalimba. Maraming salamat, Ms. Lorna. Maraming salamat po, sir. Okay, ito pong problema ng tubig dyan sa barangay Binagbag sa Agdang Quezon. Matagal na po problema na ito dahil itong barangay na ito ay nasa tabing dagat at may mga bahaging bulubundukin o hili. Problema po nila ang reliable na source ng malinis na tubig inumin at sabi nga po ng nagre-reklamo ay napakahaba ng kanilang nilalakbay para lang magkaroon ng maayos na at malinis na inumin tubig. Lagi po nating sinasabi, ang pinaka-importante ay alam natin ang problema. Matagal na pong na-establish na ang problema ng lugar na iyan ay ang kawalan
ng sapat na supply ng tubig na inumin. Kung alam na po natin yung problema ngayon at sapagkat alam natin, dapat ay nakapaghahanda na po tayo ng solusyon at narinig natin kay Kapitan, direktang tinanong natin how much is needed para matugunan ang problema na yan. At sinabi po niya, he needs about 1 million peso para magawa ang proyektong tutugon at sasagot sa problemang inihahain ng mga taga-barangay Binagbag sa Agdangang Quezon. Sana po ay matuto tayo sa kasabihan ng mga Tagalog na kapag gusto ay may paraan, kapag ayaw, naku po, napakaraming dahilan. Maraming salamat po sa ating mga sponsors mula po sa Coco Life, sa Coco Gen. You know, ito pong dalawang kumpanyang ito ang the best insurance companies sa bansa at maasahan po ninyo sa panahon ng inyong kagipitan. Kanyang dyan po ang Coco Gen at Coco Life para malalay sa inyo. Maraming salamat din po sa Pangcor at sa Bipar sa patuloy nilang pagsuporta sa programang Ang Tulay Mo. Well, ako po si Billy Andal, Ang Tulay Mo. Ang boses ng walang tinig, ayaw pakinggan at hindi naririnig.